Amen. Magandang hapon sa bawat isa. Sa bawat isa na naandito sa bahay-sambahan. At sa bawat isa na nasa kanilang mga dako, tahanan, at nasa online. Puri ng Panginoon sa mga awitin na ating inawit at napakinggan sa kanyang papuri. Sa hapong ito, tayo ay nasa Ezekiel chapter 37 at tayo ay makaririnig ng sermon buhat sa mga skeleton. So, nais kong anyayahan ang bawat isa na inyo pong buksan ang inyong Bible sa Ezekiel chapter 37. At nais ko pong kayo ang magbasa hanggang verse 14 ng chapter 37 of the book of Ezekiel. Tayo po ay magsitayong lahat. At sa inyo po ang privilege na basahin ang 1 to 14 verses ng 37th chapter of Ezekiel. Everybody, go. Amen. Tayo mag-pray. Aming Diyos, salamat po sa buong araw na kami sa iyong trono ng awa ay nakalalapit sa pananambahan. Salamat sa bawat isa. Salamat sa iyong salita. Salamat sa pagkakataong ito. At salamat sa iyong biyaya at pagpapala at pag-iingat. Ang iyong nga pong gabay at tulong ang aming dalangin sa hapong ito. At ang iyo pong pagkilos sa aming mga isip at puso at buhay sa pamamagitan ng iyo pong salita o banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos, lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo. Maraming salamat. Chapter 37, ito po ay chapter na
binubuo ng dalawang klase ng sermon or preaching or prophecy na ito ay galing sa Panginoon para kay Ezekiel at para sa kaniyang bayan. Ang verses 1 to 14, ito po ay 1 to 10, ito po ay patungkol sa vision na ipinakita ng Panginoon kay Ezekiel doon sa Valley of Dry Bones. And then sa verse 11 to 14, ito po yung explanation kung ano yung vision, ano ang kahulugan ng vision. And then 15 to 28, ito ay sermon sa pamamagitan ng symbol na stick na nagre-represent sa nation ng Israel. At dito sa chapter 37, tayo po ay dinadala sa katotohanan na ito ay sa future, ang nation ng Israel ay makakaranas ng full restoration bilang nation, bilang chosen people of God, at siya ay ibabalik ng Panginoon sa kanyang former na kalalagayan prior sa kanyang dispersion sa iba't ibang nation sa ibabaw ng lupa. Kaya ito ay masasabi nating from grave to glory na kasaysayan ng nation ng Israel mula sa dispersion patungo sa full restoration bilang special people of God na ito ay pinili at inibig ng Panginoon ng everlasting love. Ang nation ng Israel, siya po ay ang timepiece ng Panginoon. Kaya napakahalaga para sa bawat mananampalataya, especially sa ating kapanahunan, na alam natin ang kalalagayan, ang condition ng nation ng Israel sa ating kapanahunan, sapagkat sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng discernment sa mga plano at purpose ng Panginoon na sa kanyang gawain sa ibabaw ng lupa. Masasabi natin na ang nation ng Israel ay hindi lang timepiece, kundi ito ay measuring rod ng plan and then purpose of God sa ibabaw ng lupa. Nang sabi sa Romans chapter 9 verse 11, a short work will I make upon the earth. At ang short work na ito ng Panginoon ay closely related sa bayan ng Israel. Ang Romans chapter 9 ay chapter ng aklat na ito na pertaining sa nation ng Israel. At sa chapter na ito ay mayroong tatlong bagay na nais kong ating bigyang pansin patungkol sa full restoration ng nation ng Israel sa harapan ng Panginoong Diyos at sa kanyang bayan. First, sa 1 and 2 ay mapapansin natin ang proclamation or ang prophecy patungkol sa kanyang full restoration. And then sa mga susunod na verses hanggang verse 14 ay naandyan ang power na kailangan sa full restoration ng nation ng Israel. And then sa 15 to 28 ay naandyan ang performance ng full restoration ng nation of Israel. First, tingnan natin ang proclamation. Ito po ay isang prophecy na ibinigay ng Panginoon kay Ezekiel sa pamamagitan ng isang vision. At yan ay sa verse 1, the hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord, set me down in the midst of the valley which was full of bones. So siya ay sa kapangyarihan, sa control ng banal na espiritu. At sa pangunguna ng banal na espiritu, si Ezekiel ay dinala ng banal na espiritu doon sa lugar o sa valley, sa open valley, na kung saan ito ay full of
bones, human bones, or skeleton. Kaya tayo ay mayroong skeleton sermon. So, siya ay dinala ng Panginoon at ipinakita sa kanya, ipinasurvey ng Panginoon, ng Panginoon kay Ezekiel ang lugar na ito, no? Full of bones. Na ito ay, sabi sa verse 2, very dry. Valley of bones, at dry bones, dead bones, skeleton, human skeleton, na ito ay nagpo-portray sa explanation na ibinigay ng Panginoon kay Ezekiel sa verse 11. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. So ito ay naglalarawan, nagpipicture sa buong bayan ng Israel na sila ay ipinipicture sa ganitong kalalagayan. Ayan ay dahil sa kanilang pagsuway at sila ay nasa ilalim ng chastisement ng Panginoon. Sa katunayan, sa time na ito ay isinulat ni Ezekiel, ang nation ng Israel ay nasa exile. Yung 10 tribes ay una nang na-exile sa ng lugar ng Assyrian. And then ang southern kingdom of Judah ay na-exile at this time sa Babylon, na kung saan nakasama si Ezekiel at doon siya ay ginamit ng Panginoon para mag-minister sa kanyang mga kababayan. At dito, ang kalalagayan ng bayan ng Israel ay pinoportray na nasa isang valley. Alam natin na ang valley ay mababang lugar sa ibabaw ng lupa. Ang ibig sabihin nito ay isinasadang katotohanan na ang nation ng Israel ay nasa kanyang lowest ebb bilang nation. Siya ay under ng chastisement at discipline ng Panginoon. Subalit, bagamat siya ay naandoon sa ganong kalalagayan, ang Panginoong Diyos ay nananatiling may concern sa kanyang chosen earthly people. Sila'y nasadlak sa ganitong kalalagayan dahil sa kanilang pagsuway sa naisin ng Panginoon at sa instrumentality ng masasamang bayan. Ito ay naranasan nila ang chastisement ng Panginoon sa pamamagitan ng invasion, ng captivity, ng exile, ng dispersion, at persecution. Mula kay Haman, na ito ay nagtangka na i-exterminate ang mga Hudyo sa kanilang na-exile sa kanilang lugar, hanggang kay Hitler sa panahon ng World War II. And then up to the time ng Antichrist, ang nation ng Israel ay patuloy na makararanas ng persecution, ng hatred mula sa mga bayang ito na kung saan ay sila'y unang in-invade ng Assyria, ang northern kingdom ng Israel, and then naandyan ang invasion ng Babylonian Empire, and then naandyan ang pagiging nasasakupan nila sa Grecian Empire, na kung saan isang malupit at masamang pinuno ang lumabas sa empire na ito na tinatawag na Antiochus Epiphanes. And then naandyan ang Roman Empire na sila ay nasumakop sa kanila. And then nag-disperse, nagkalat, nag-exile sa mga Israelites sa buong sanlibutan. Naandyan ang Byzantine Empire na nag-persecute sa mga Hudyo na naninirahan sa kanilang lugar na nasasakupan. Naandyan din ang mga Crusaders, na ito ay sa pangunguna ng Roman Catholic Church. Naandyan ang Ottoman Empire, na ito ay sa bayan ng Turkey. Naandyan ang Roman Catholic Church na mayroong
sa mga naunang panahon, mayroong matinding hatred sa bayan ng Israel to the point na ang Roman Catholic Church na nakarating sa Pilipinas ay ang pangalang Hudyo, ito ay ginawa nilang isang sumpa, isang mura. Na ako'y naalala ko pa nung ako'y banda, ay minsan ay ako'y dahil medyo pasaway, sinabihan ng isang mutanda, isa kang Hudyo. So yun ay isa sa kanilang pagkaunawa, yung salitang Hudyo ay sadyang napakasamang tao. At yan ay daladala ng Roman Catholic sa ating bayan. Nandiyan ang persecution ng mga Hudyo na ginawa ng Spain. Nandiyan ang ginawang persecution at Holocaust ng Germany. Nandiyan ang persecution ng mga Hudyo sa Russia. And then ng Arab nation. And then nandiyan ang persecution na ginawa ng British Empire sa mamamayang Hudyo. Na ito ay isang nakalulungkot na pangyayari noong World War II na maraming Hudyo ang nais tumakas sa Holocaust ng Germany. Pero maraming bansa sa buong sanlibutan ang tumanggi na sila'y sakluluhan. Buti na lang ang Pilipinas ay tumanggap ng almost 1,000 na mga Hudyo at ito ay kanilang sinakluluhan at tinulungan noong World War II. So, mula sa British Empire, patungo sa ating kapanahonan hanggang sa revived Roman Empire na ito ay sa pangunguna ng Antichrist, ang mamamayang Israel makararanas ng persecution. At sa ating kapanahonan, maraming nation ang galit. Mayroon silang hatred sa bayan ng Israel. Kaya, sa pagsasalarawan ng Panginoong Diyos kay Ezekiel, ang nation ng Israel ay mga skeleton. Though sila ay mga buhay na remnant physically, pero sa vision na ito na ipinakita ng Panginoon kay Ezekiel, sila ay mga skeleton or mga human bones na ito ay nagkalat doon sa valley of bones. Dry. Nagsasaad ng katotohanan na walang katiting na buhay na natitira sa kanila. Dry bones na nagsasaad ng complete hopelessness. At yan ay sinasabi sa atin sa verse 11. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off for our parts. Ito po ang nakalulungkot na kalalagayan ng nation ng Israel. At yan ay kalalagayan pa rin ng nation ng Israel maging sa ating kapanahunan. At kung ating titingnan ang verse 12, Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. So, ang nation ng Israel, sila is scattered, sila is dispersed sa iba't ibang dako na kung saan ang sabi rito, yung mga nations na kung saan sila ay napadpad, ito ay tinatawag na graves o libingan ng bayan ng Israel. Tunay nga, nagsasaad ng hopelessness, ng helplessness na mayroon ang nation ng Israel. Ang katotohanan ito ay nagpo-portray sa katotohanan na mayroon ang isang makasalanang hindi pa ipinanganak na muli. Unregenerated sinner. Siya ay sa harapan ng Panginoong Diyos ay isang skeleton. Walang buhay na katiting or spiritual na buhay na kahit kaunti lamang. Ini-picture na ito ay dried bones. Ito ay isang skeleton na kung saan ay walang anumang desire o naisin para sa mga spiritual na bagay. At yan ay katotohanan na isinasaad sa atin sa
1 Corinthians chapter 2 verse 14, no? Na natural man, ito ay walang desire sa anumang bagay na spiritual. Kaya sa katotohanan ito ay binibigyan tayo ng paalaala sa banal na kasulatan na whenever ang bawat isang mananampalataya tayo ay nag-witness sa isang makasalanang ang regenerated, tayo po ay nag-witness sa isang skeleton. Yan po ay isang patay, spiritual, skeleton, spiritually speaking. Though siya ay physically buhay, pero spiritually siya ay isang skeleton. Na ang isang pag-witness, kung alam natin ang reality na isang skeleton, isang patay, isang walang buhay, ang ating wini-witnessan, tunay nga maaari nating sabihin na yan ay isang useless na endeavor ang pag-share ng gospel para sa isang makasalanang katulad ng isang skeleton. Pero bakit kinakailangan natin, tulad ni Ezekiel, na mag-witness at magpatuloy na mag-witness? Hindi dahil sa ang isang skeleton ay nangangailangan ng buhay. Tayo kinakailangan mag-share ng gospel, hindi dahil siya ay kinakailangan magkaroon ng buhay na walang hanggan o siya ay napapahamak. Ang unang reason kung bakit tayo mag-share ng gospel sa isang tao na ito ay sa harapan ng Panginoong Diyos ay skeleton, dahil yan ay ipinag-uutos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung ikaw ay naligtas at ako ay naligtas, yan ay iyong responsibility. At hindi dapat tayo manghina na tayo nag-witness sa isang skeleton. Kaya nga dapat tayo maging maingat sa pag-witness sa isang skeleton. No? Kailangan ipakita sa natin sa kanya ang katotohanan kung ano siya sa harapan ng Panginoong Diyos. At kung ano ang katotohanan na kanyang dapat malaman. Hindi kung ano ang dapat niyang gawin. Sabi sa Acts chapter 16:31, believe. What must I do to be saved? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Hindi dapat ganun ang ginagamit natin. Tingnan natin ang katotohanan behind sa sinabi ni Apostle Paul, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Yun ay sinabi ni Apostle Paul sapagkat alam ni Apostle Paul ng taong ito ay convicted ng banal na Espiritu. So, hindi tayo dapat maging maingat sa ating pag-witness na ang isang taong skeleton spiritually ay ating sasabihin, manampalataya ka sa Panginoon. Paano siya mananampalataya kung siya nga ay skeleton? So, ang kinakailangan niya ay hindi kung ano ang dapat niyang gawin tulad ng tanong ng isang hindi paligtas. Kung hindi, ano ang katotohanan na dapat nating i-share sa kanya? At kapag ang katotohanan ito ay kanyang narinig, ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay gagawa at titilo sa kanya at siya ay magkakaroon ng buhay at siya ay magre-respond sa katotohanan na isinishare natin sa kanya. So tayo ay mag-witness dahil tayo, first of all, ay inuutusan ng Panginoon. Ginagawa ba natin ang bagay na yan? Si Ezekiel, hindi siya nag-react negatively sa inuutos sa kanya ng Panginoon. Panginoon, mga kalansay ang mga naandyan. Bakit ako mag-preach sa kanila? Bakit ako ay magsasalita sa kanila? Hindi naman nila maririnig ang bagay na yan. Pero si Ezekiel, ginawa ang bagay na yan. Bakit? Dahil inutusan siya ng Panginoon. Ganun din ang dapat gawin ng bawat isang mananampalataya. So Ezekiel was commanded to prophesy to these bones. Sabi sa verse 4, again he said unto me, prophesy upon these bones. And then si Ezekiel ay nag-open ng kanyang mouth at sinabi kung ano ang salita ng Panginoon sa mga dried bones na ito. Ito ay maaari seemingly ay illogical at useless. Pero si Ezekiel, hindi siya nagreklamo, sinunod niya ang nais ng Panginoon. Ganon din ang dapat gawin ng bawat isa
sa atin. Dahil wala sa ating kapangyarihan. Nagtanong si Ezekiel, at nagtanong ang Panginoon kay Ezekiel, ang mga bones ba ito, na ito, ay maaaring mabuhay? Sabi sa verse 3, "And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord, thou knowest." Ina-acknowledge ni Ezekiel, "Ikaw, Panginoon, na nakakaalam, hindi ko kaya ang bagay na yan. Wala akong kakayahan na gawin ang bagay na yan." Alam mo, Panginoon, ang dapat gawin sa bagay na yan. Ganun din sa bawat isang nagwi-witness. Tayo magwi-witness sa isang skeleton spiritually, at tayo ay reliant sa banal na espiritu para ang kanyang salita, ang katotohanan ng kanyang salita, ang magbibigay buhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu sa skeleton na ating wini-witnessan. Second, ang kapangyarihan kailangan para ang isang skeleton ay mabuhay, na nagre-represent sa nation ng Israel para sa kanilang full restoration. So, ang kondisyon na ating nakita sa nation ng Israel, ito ay beyond sa kapangyarihan, magagawa, karunungan, pinag-aralan, kakayahan ng isang tao. Kinakailangan nito ang kapangyarihan ng Diyos. Siya lamang ang mayroong kapangyarihan at kakayahan na gawing buhay ang mga skeleton na ito. At sa pagbuhay ng mga skeleton na ito, ay tulad ni Ezekiel, tayo rin ay ini-employ ng Panginoon. Si Ezekiel ay instrument ng Panginoon para i-proclaim ang salita ng Panginoon sa mga bones na ito. And then, dahil ginawa ni Ezekiel ang kanyang responsibility, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, ito ay kanyang nakita sa mga scattered at dry bones na ito ay naandoon sa valley na kung saan si Ezekiel ay dinala ng banal na espiritu. Ang sabi sa verse 4, "Prophesy upon these bones and say, O ye dry bones, hear the word of the Lord." So ang unang kapangyarihan na kailangan ng isang skeleton ay ang kapangyarihan ng salita ng Panginoong Diyos. At ito'y makararating lamang sa kanila sa instrumentality tulad ni Ezekiel, tulad ng bawat isa sa atin na naligtas. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng responsibility na dalhin ang kanyang makapangyarihang salita. Ang sabi sa Hebrews 4:12, "For the word of God is alive and powerful." Para ang isang skeleton ay mabigyan ng buhay. Yun ang na-witness, yun ang nakita ni Ezekiel. Sabi sa verse 5, "Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know I am the Lord." Pakikita natin dito kung paano ang process ng regeneration. Ano? Naandun ang salita ng Panginoon, naandun ang tagapag-share ng salita ng Panginoon, at kapag ang salita ng Panginoon na ito ay makapangyarihan, ay ang sabi rito, ay mabibigyan ng buhay ang isang skeleton, and then after na siya ay mabigyan ng buhay, "Ye shall know that I am the Lord." Nakalulungkot na mayroong mga mananampalataya na hindi matanggap ang katotohanan ito. Subalit yan ang katotohanan ng banal na salita ng Panginoon. So kapangyarihan ng salita ng Diyos, and then kapangyarihan ng Panginoong Diyos Himself. Ang sabi niya, "I will," ang Panginoong Diyos ang magbibigay, "I will lay sinews upon you. I will cause breath to enter
into you and ye shall live. So kapangyarihan ng Diyos, hindi kakayahan ng tao, hindi ability ng tao, hindi karunungan ng tao, hindi pinag-aralan ng tao, hindi kagalingan ng tao, ang kapangyarihan para ang isang skeleton at na naglalarawan sa isang makasalanan ay magkaroon ng spiritual na buhay, makakilala sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. At nang ginawa ni Ezekiel ang kanyang responsibility, kanyang namalas, kanyang nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa verse 7, "So I prophesied and as I was commanded, and I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them." So ito ay sinunod. Ginawa ni Ezekiel ang kanyang responsibility, bagamat ito ay nasa vision, and then nakita niya, na malas niya, na-experience niya ang kapangyarihan ng Diyos. Nice ba nating ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos para buhayin ang isang patay, isang skeleton? Gawin natin ang responsibility na i-share ang makapangyarihang gospel para sa kaligtasan ng isang taong makasalanan. Na ito ay sa harapan ng Diyos, isang skeleton na walang kakayahang mag-respond, walang kakayahang lumapit sa Diyos, walang kakayahang gumawa ng bagay na siya'y magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Mayroong mga kapatiran tayo na nagsasabi na ang isang makasalanan na siya ay mayroong kakayahang makalapit sa Diyos. Makagawa ng spiritual na bagay para siya'y maging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi ba ang pananalangin ay isang spiritual na bagay? Hindi ba ang pagtawag sa Diyos ay isang spiritual na bagay? Hindi ba ang pagsamba sa Diyos ay spiritual na bagay? Hindi ba ang pagbabasa ng kanyang salita ay spiritual na bagay? At marami pang spiritual na bagay na maaaring gawin ng isang tao. Kaya siya ay mayroong kakayahang makalapit sa Diyos. Ang hindi lang nakikita, spiritual na bagay, ginagawa sa kakayahan ng flesh. At anumang gawain na accomplish ng natin na ito ay sa pamamagitan ng flesh, kakayahan ng laman. Ito ay ang sabi sa Romans, "He that is in the flesh can never please God." So ano mang ginawa natin sa kakayahan ng ating laman or flesh, sa sarili nating kakayahan, karunungan at ability, yan ay hindi kailanman magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Maging sa paningin natin ay spiritual yan, pero yan ay spiritual na activity that of what ginawa sa kapangyarihan ng flesh, never na magiging acceptable sa harapan ng Panginoong Diyos. So ang responsibility ni Ezekiel, siya ay nagpasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sinunod niya ang ipinag-utos sa kanya ng Panginoon. Pre-proclaim niya ang salita ng Panginoon bagamat patay ang kanyang audience. Sana walang audience na skeleton tayo. Ano? Kung mayroon man, sana ang kapangyarihan ng Panginoon ay magbigay buhay sa kanya. Yun ang ating panalangin. So, narinig ang noise. Narinig ang yung noise, ito ay panawagan. Panawagan ng Diyos o salita ng Diyos tulad ng ginawa ng Panginoon kay Lazaro. Lazaro, come forth! Yun ay pagtawag sa isang patay na ginagawa ng Panginoon para ang isang tao ay makakilala sa Kanya. Pero ang sabi rito ay no breath. Siya ay na-assemble na, pero wala paling breath. Patay pa rin, spiritual. Yan ang kalalagayan ng nation ng Israel sa ating kapanahunan. Mayroon na siyang nation bilang Israel. Sila'y naandun na sa promised land na ibinigay ng Panginoon, though hindi pa completely, pero sila ay isang nation. Pero sila'y nananatiling nation or ito ay assembled na bones ng tao, may laman, may mga litid,
pero walang breath dahil hindi pa nila nararanasan ang regeneration na gagawin ng Panginoon para ang buong nation ng Israel ay maligtas ayon kay Apostle Paul sa Romans 11:26. And all the nation shall be of Israel shall be saved. Yan ay isang future na karanasan ng nation ng Israel. So para sa ating mga mananampalataya, kapangyarihan ng Panginoong Diyos available sa ating pag-witness, tayo'y maging masunurin lamang sa kanya tulad ni Ezekiel. Kapangyarihan ng Panginoon na available sa bawat isa sa atin kapag ang ating buhay ay nasa kanyang pinakamababang kalalaghayan dahil sa iba't ibang problems, difficulties, heartaches, disappointment, at iba pang mga problema na maaaring maranasan ng isang mananampalataya. Naandoon ang kapangyarihan ng Panginoon na kaya tayong tulungan, kaya tayong palakasin, kaya tayong hanguin, at kaya tayong pagpalain para tayo ay lalong maging malapit at matapat na maglilingkod sa Kanya. And lastly, sa verse 15 to 28, ito ay ang pagsasagawa ng full restoration ng bayan ng Israel. Sa chapter 36, naandoon yung partial promise ng Panginoon ng restoration. Naandoon yung regathering ng nation ng Israel. Na sila'y ibabalik ng Panginoon mula sa mga nation na ito ay ang sabi rito sa verse 13, ito ay mga graves, libingan ng mga Hudyo sa paningin ng Panginoon, spiritually speaking, ay bubuksan ng Panginoon ang mga nation na ito ay sila'y babalik doon sa kanilang lupaing pangako ng Panginoon at yan ay partially fulfilled sa ating kapanahonan, mayroong nation. At sila ay kanilang ipoposes muli ang land na ito ay promised land ng Panginoon sa kanila. At ang pangako ng Panginoon sa verse 15 and then forward ay naandyan ang reunification ng buong tribes ng nation ng Israel. Alam natin na ang nation ng Israel ay binubuo ng 12 tribes. Mula kay Reuben hanggang kay Benjamin. At ang promise ng Panginoon ay sa full restoration ay instead na mayroong dalawang nation, ang kanyang piniling bayan, Northern Kingdom, Israel ang tawag sa Bible, and then Southern Kingdom, Kingdom of Judah, sa full restoration ng nation na ito ay sila'y pag-iisahin ng Panginoon at sila ay magiging isang nation. Ang 12 tribes ay muling magkakaisa at siya ay bubuo ng nation ng Israel. Isang nation, isang bayan, ang sabi sa verse 22, and I will make them one nation. Ito ay sa pamamagitan ng illustration na dalawang stick, ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel. Kumuha ka ng dalawang stick, pangalanan mo yung isa na Judah, pangalanan mo yung isa na Ephraim na nagre-represent sa tribe ni Joseph. Na ito ay ang pangalan ng Northern Tribe. Ito ay sa pangunguna ng tribe ng Ephraim. Ang capital ay Samaria. And then Southern Tribe ay sa pangunguna ni Judah. Na ito ay ang tawag ay Judah. At ang mga stick na ito, sa iyong kamay, sila ay magkakaisa. At ang kahulugan niyan ay sa aking kamay, ay pag-iisahin ko ang dalawang nation ng Israel, Northern Kingdom, and then Southern Kingdom, na binubuo ng 12 tribes ng Israel. And then, ang nation ng Israel ay pangungunahan ng isang king. Ang nation ng Israel ay magkakaroon ng isang shepherd king, and then ang nation ng Israel ay
i-re-reinstate muli ng Panginoon ang kaniyang ang pagsamba sa kanya sa nation ng Israel, na kung saan ay ang sabi ng Panginoon sa verse 27, "My tabernacle also shall be with them, yea, I will be their God, and they shall be my people." Ang maluwalhating full restoration ng nation ng Israel sa paghahari ng Panginoong Jesus sa ibabaw ng lupa, ang nation ng Israel ay sa kanya mafufulfill ang plano, ang purpose ng Panginoon para sa kanyang piniling bayan dito sa ibabaw ng lupa. Na kung paano ang sabi ng Panginoon sa Philippians 1:6, kung ating bubuksan ng ating Bible, Philippians 1:6, ano? "Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Christ." Ang katotohanang ito ay totoo sa bawat naligtas, na ang dakilang gawain ng Diyos sa ating buhay na tayo nakakilala sa Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas, kanyang binanal, kanyang ginastify, kanyang binigyan ng buhay na walang hanggan, kanyang sinilyuhan ng banal na espiritu, at tayo ay tagapagmanang kasama ng Panginoong Jesus. Ang sabi rito, "He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Christ." Ganon din ang gagawin ng Panginoon sa kaniyang bayang Israel. Kung ano ang mabuting gawa at dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa kaniyang bayang Israel, ito'y kanyang tatapusin. Ito ay kanyang gagawin hanggat maranasan ng nation ng Israel ang maluwalhating destiny na mayroon sila buhat sa Panginoon. Yan ay mararanasan ng nation ng Israel. Gagawin. Kaya kapag tayo nagpipray para sa bayan ng Israel, ipagpray natin ang peace sa Jerusalem. Ipagpray natin ang peace sa Israel. Huwag natin nakalimutan ipagpray na i-fulfill ng Panginoon ang kanyang plano at purpose sa bayan ng Israel, sapagkat sa purpose at plano ng Panginoon sa bayan ng Israel, tayo ay makatatanggap ng malaking blessing. Dahil bago mangyari ang fulfillment ng plan and purpose ng Panginoon sa bayan ng Israel, tuto pa rin ang Panginoong Jesus ang kanyang pangako na, "If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there he may be also." Yan ay bago tuparin ng Panginoon ang kanyang complete plan and purpose sa nation ng Israel. Kung kaya ipag-pray natin na mapulfill ang plan and purpose ng Panginoon sa bayan ng Israel, sapagkat ang ibig sabihin nun, mas lalong malapit tayo sa fulfillment ng kanyang pangako para sa atin bilang kanyang tinubos at bilang naligtas. Ang bayan ng Israel, siya po ay ang proof na mayroong Diyos. Na ang Diyos ay nag-i-exist. Isa sa mga proof na ang Diyos ay nag-i-exist. Ang bayan ng Israel ay proof na ang aklat na ito, ay ang Bible, ay totoo ang nilalaman. At ang pangako nito para sa iyo at para sa akin ay totoo at mangyayari at matutupad. At tunay na maluwalhati ang pangako ng aklat na ito sa bawat isang naligtas. Ang bayan ng Israel ay proof na ang kaligtasang tinanggap mo, na ang buhay na walang hanggan na tinanggap mo,
Yan ay totoo. Yan ay reality. Sapagkat ang nation ng Israel ay isang real nation na nag-i-exist sa ibabaw. Nag-exist sa ibabaw ng lupa, nawala, at nag-i-exist sa ating kapanahunan sa ibabaw ng lupa. Ang sabi sa John chapter 4, verse 22, salvation is of the Jews. So, kung walang Diyos, mga Hudyo, wala tayong kaligtasan. Ang assurance at katotohanan na ang kaligtasan natin ay totoo at ma-enjoy, magiging reality sa bawat isa sa atin, yan ay pinatutuhanan ng existence ng nation ng Israel. At ang nation ng Israel, siya po ay proof ng pangako ng Panginoong Jesus na siya ay magbabalik, mangyayari, matutupad, at mararanasan ng bawat isang naligtas. Ang buhay na pag-asa na mayroon ng isang naligtas at mapalad na pag-asa, blessed hope ng isang naligtas, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Yan ay pinatutuhanan ng existence ng nation ng Israel. Mayroon tayong obligation para sa nation na ito. Sa kanya nanggaling ang kaligtasan. Ang ating responsibility, ipag-pray ang kanyang kapayapaan, ipag-pray ang fulfillment ng purpose at plan ng Panginoon sa bayan na ito. At yan ay maluwalhating plano na ang blessedness ng plan na ito ng Panginoon ay kabahagi ang bawat isang naligtas. Kung ikaw ay naligtas sa o may katiyakan ng kaligtasan sa hapong ito, yan ay pinatutuhanan ng nation, ng existence ng nation ng Israel. Sapagkat ang ating tagapagligtas, siya po ay kabilang sa nation ng Israel. Siya ay isang Hudyo. Siya ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Tayo manalangin. Aming Diyos at mapagpalang Ama, salamat po sa katotohanan na aming natunghayan sa hapong ito. Pagpalain nawa, O Diyos, at magbigay ng inspiration sa bawat isa na kami mamuhay ng may pagsunod sa iyong ipinag-uutos, na kami ay maging witness, mag-share, daw ang aming share ng Panginoon ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa iyong harapan ay isang skeleton. Datapwat ang sabi mo ay mayroong kang kapangyarihan na andyan ang banal na Espiritu na aming kasama, na aming gabay, na mag-i-empower sa bawat isa sa amin at sa iyong salita upang ang isang kalansay na makasalanan makakilala sa iyo bilang tagapagligtas. Maging instrumento nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng ministry na yan na kung saan maraming kaluluwa ang maakay namin sa iyong paanan upang sila ay maligtas. Pagpalain mo po, Panginoon, ang katotohanan yan sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa iyo po ang luwalhati, sa iyo po ang kadakilaan, sa iyo po ang pagsamba, ng iyong pagpapala ay dumating sa bawat tahanan, sa bawat puso, sa bawat kanuluwa, nasa kanilang tahanan, nasa kanilang lugar, at sa bawat isa sa amin na sa bubungan, sa ilalim ng bubungan ng bahay-sambahang ito. Salamat, O Diyos, lahat ng papuri at kadakilaan at pagsamba ay sa iyo lamang. Ang lahat ng ito, sa ngalan ng Jesus. Amen. Thank you and God bless.